ating lahat at sa oras na ito, sama-sama tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon dahil God is in the house. Amen? Amen! Amen. Amen. Sa tanging pangalan ni Jesus, amen, amen and amen. Magandang araw po sa ating lahat at patuloy po nating purihin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng awitin na ito. Tunay nga that there is no other God, no other God na mas powerful than the God of your serving. And sa ating patuloy na pagpupuri sa ating Panginoon, let us truly declare you.
Magandang gabi po sa ating lahat, sa lahat po ng mga nanonood. Ngayong gabi po sa ating Sunday service, no, ay binabati ko po kayo ng isang napakagandang gabi po sa bawat isa sa inyo. So, siguro po ang bawat isa ay nakapaghapunan na at ang ilan po ay naghahapunan pa lang. Pero ano pa man ang inyong ginagawa ngayon, ay nais ko po muna na anyayahan ang bawat isa po na mga kapatid na makiupo po at manood po muna tayo sa ating pong Sunday service ngayong gabi. So alam ko naman na kanina po ay may mga nakapag-church na sa atin po sapagkat mayroon naman tayong face-to-face na, pero ngayong gabi po ay inaanyayahan ko muli ang bawat isa na tayo po ay manood ng ating pong Sunday service. At alam ko ng bawat isa sa atin ay patuloy po na pagpapalain pa rin ang ating Panginoon. So, purihin po ang ating Diyos at ngayong gabi ay kamustahin ko muli ang mga taga MMIM. So, pagpasensyahan nyo na po dahil ang inyong lingkod ay patuloy na nangangamusta sa bawat isa sa atin. At dahil nga po sa wala tayong, hindi ko po kayo nadadalaw, ang ilang po mga churches ay hindi ko pa po nadadalaw. Pero sana po ay pahintulutan ng Panginoon na walang lockdown na mangyari, kasi po talagang every month ay mayroon po akong mga bibisitahin po na mga iglesia po ng ating Panginoon. So, praise God po. So, ngayong gabi, yung atin pong tatalakayin ay The Challenges of Church Planting. So, excited na po ba ang mga taga-MMIM na magbukas po ng mga gawain ng ating Panginoon? So, ang ilan po ay mayroon na, may mga house church na po na ginagawa, at ang ilan po ay nagsisimula na rin po na mag-put up ng mga Bible study doon sa mga lugar na kanila pong pinag-pray. At salamat sa ating Panginoon dahil ang ilan ay nag-respond na po at nagsisimula na. So we are exciting, no, mga kapatid, na talagang itong 2022 ay makapag-establish po tayo ng ilang mga gawain po ng ating Panginoon. So The Challenges of Church Planting. So yung text po natin, mga kapatid, ay matatagpuan po natin yan sa aklat ng Acts chapter 14 verse 1 to 28. So medyo mahaba po ito at magtiyaga po kayo, no, na sundan lang sa inyong mga Biblia yung pong ating pagbabasahin na text ngayong gabi. So for Acts chapter 14 verse 1 to 7 po ang nailagay ko dyan, pero hanggang 28 po yung ating text ngayong gabi. So, at Iconium, Paul and Barnabas went as usual, no, into the Jewish synagogue. There they spoke so effectively that a great number of Jews and Greeks believed. But the Jews who refused to believe stirred up the other Gentiles and poisoned their minds against the brothers. So Paul and Barnabas spent, no, considerable time there, and then speaking boldly for the Lord, who confirmed the message of His grace by enabling them to perform signs and wonders. The people of the city were divided. Some sided with the Jews, others with the apostle. There was plot afoot among both Gentiles and Jews, together with their leaders, to mistreat them and stone them. But they found out about it and fled to the Lycaonian cities of Lystra and Derbe, and to the surrounding country, where they continued to preach the gospel. So mga kapatid, dyan ko lang po muna puputulin yung atin pong mensahe, ay yung pong text natin, sapagkat yan po ay napakahaba para hindi po tayo kumain po ng mas mahabang oras. So yan po yung ating topic ngayong gabi, ay talagang hamon po, no? Paghamon sa put up ng mga churches po, na kung saan ang buong MMIM po ang pinakagol po natin ngayon, no. Ang pinakagol po natin ay talagang marating po natin or maabot po natin yung mga tao
at madala po natin ito sa ating Panginoon. Pero ano nga po ba ang dapat natin gawin? May mga challenges po, no, na talagang kinakaharap ang bawat isa na nagpuput apo ng mga iglesia ng ating Panginoon. So, church planting is not an easy task. Mag-a-agree po ba ang bawat isa sa atin? Ang paglalagay po ng isang gawain ng ating Panginoon ay hindi po ito madali. At walang magsasabi sa atin na napakadali po ang magkaroon ng church planting. So, may mga ilan po na talagang tayo po dito sa MMIM ay nang makapag-put up tayo ng mga churches po nang magsimula po ang MMIM, ay hindi po madali, no, sa ating naging tagapanguna noon na walang iba kundi si Reverend Ray Bichayda, hindi po naging madali para sa kanya ang magkaroon po ng mga church planting. So hindi po madali 'yan. Talagang matinding pananalangin po ang ginugol diyan at syempre pa training at bubuo ng mga team at para po i-send out, no, para ipadala doon sa mga lugar na pinag-pray na dapat na malagyan po ng mga gawain ng ating Panginoon. So, sa pagkakaroon po natin ng church planting, mga kapatid, there are many challenges, no? Mayroon po tayong mga kinakaharap na mga challenges o mga hamon ng buhay and that we must consider, no? Lagi po natin i-consider yan. So, hindi po, kaya nga po sa una, sa introduction ko po ay hindi madali. I-consider po natin yung mga bagay na atin pong haharapin kapag tayo po ay nag-put up ng isang gawain po ng ating Panginoon. Katulad po ng binasa natin dito sa ating text, no, na nang sila po ay nangangaral ng salita ng ating Panginoon ay hindi naging madali para sa kanila. No, hindi madali para sa kanila yung mapunta sa iba't ibang lugar para po magbahagi ng salita ng Diyos at maglagay ng gawain din po ng ating Panginoon. So nakita naman po natin yan. Kung yan po ay babasahin niyo po yung kabuuan ng text, ay makikita po natin doon na even their life, yung buhay po nila ay talagang nalagay po sa alanganin. Actually po, ang lingkod ng ating Panginoon, which is si Paul, alam niyo mga kapatid, pinagbabato po siya sa pagdala po niya ng mabuting balita ng kaligtasan. So, marami po na pinagdaanan doon. Kaya lang, ang challenge po dito, no, ang challenge po ng ating Panginoon sa mga lingkod ng ating Panginoon, like for example, sila Paul, in spite, no, or despite those challenges, ang ating Panginoon ay tinawag po sila ng ating Panginoon para ano? To expand His kingdom to the ends of the earth. So ganun din po tayong mga mananampalataya ng ating Panginoon. Tayo po na mga taga MMIM, bagamat po, no, nagsisimula tayo ngayon, nagsisimula tayo na magkaroon po ng kaisipan or pagpaplano patungkol po sa pagkakaroon ng gawain sa iba't ibang lugar. Mga kapatid, expectant po natin, no, atin po yan na talagang expectant na hindi po yan madali dahil may mga challenges po nakakaharapin tayo dyan. So hindi po biro ang magkaroon po ng ganitong mga plano sa atin pong organization sa pagsisimula ulit ng pagbubukas ng mga gawain ng ating Panginoon. Hindi po madali. So ano po ba yung mga challenges ng church planting, mga kapatid? Ano yung mga hamon na kakaharapin po ng bawat isa sa atin? Doon sa text na atin pong binasa, the apostle Pauls or yung mga apostol ng ating Panginoon na humarap po sila sa mga challenges, no, sa mga hamon ng buhay in proclaiming the good news. So tingnan po natin ngayong gabi, ano ba yung mga bagay na kanilang hinarap o hinaharap? Ano ba yung kailangan na harapin? At kung sila ay mayroong kinaharap na mga hamon ng buhay, even us, no? Tayo po ngayon sa MMIM ay mayroon tayong mga plano, ang national leadership, yung pong ating mga cluster head ay mayroong mga plano, ang mga local churches may mga plano, and praise God for that, no, dahil may mga churches na po tayo,
may mga cluster na po tayo na nagsimula na, nagpasimula na po sila. At hindi po madali yon para sa kanila. So, kung titingnan po natin, hindi po yan, hindi lang po natin yan titingnan, kundi kakaharapin po ito ng bawat isa sa atin yung mga hamon ng buhay. So, ano po yung mga hamon ng buhay? Number one is the opposition. In verse 2 and 4, doon sa Acts na atin pong binasa, chapter 14, sa kabila po, mayroong pong opposition na kinaharap ang mga apostol ng ating Panginoon. So, in verse 2 and 4, sa kabila po ng kanilang naranasan, ano po yung ginawa nila doon sa verse 3, no? Ano yung ginawa ng mga lingkod ng ating Panginoon? Kapag mayroon tayong hinarap na mga hamon ng buhay, dapat, no, kapag tayo ay nagpo-put up ng iglesia ng ating Panginoon, be a man on prayer. Dapat po ay maging tao tayo na mananalangin tayo sa ating Panginoon. Kasi yung pong opposition ay hindi po ito madali nakakaharapin na hamon ng mga tao na naglalagay ng isang gawain sa lugar na kung saan dinala sila ng ating Panginoon, nagbigay ng direksyon ang ating Panginoon para maglagay po ng gawain ng Panginoon. So be a man of prayer. Dapat tayo po yung tao na dapat ay nananalangin sa Panginoon kapag mayroon na po mga opposition na kinakaharap po tayo. Hindi tayo dapat nakikipag-away, hindi tayo dapat makipag-away. Bagkus mga kapatid, ang kailangan po natin, maging tao po tayo na mananalangin po sa ating Panginoon. Ano pa po ang ganilang ginawa? They keep preaching the word of God. Hindi po sila umatras, no? Kasi po ang sundalo ng ating Panginoon, kapag mayroon pong laban at mayroon pong oposisyon na kinakaharap ang bawat isa sa atin, dapat ay ipagpapatuloy pa rin po natin yung pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Mayroon mang oposisyon, yes, yan po ay expectin natin kasi po doon sa mga lugar na pupuntahan natin, hindi lahat po yan ay talagang katulad ng naranasan nitong mga lingkod ng ating Panginoon. Hindi lahat ay naniwala at hindi lahat ay maniniwala kasi mayroon po silang mga pinaniwalaan at mayroon po silang kultura na hindi po natin pwedeng i-break yun mga kapatid. But, ito po yung sabi ko dito, but they keep preaching the word of God. Boldly pa nga po, napakatapang pa nila na ipinangangaral ang salita ng ating Panginoon. Kamustahin ko po ang bawat isa sa atin if, no, kapag tayo po ay nakaharap or humarap ng hamon ng buhay sa pagpaglalagay po natin ng gawain doon sa lugar na ating pinuntahan, ang tanong po ay ganito, magpapatuloy ka pa ba na ihayag ang kabutihan po ng ating Panginoon? Ipagpapatuloy mo pa ba ang pagbabahagi ng kaligtasan doon sa mga tao? Ang mga lingkod ng Diyos, ang mga apostol, they keep preaching the word of God. Amen po mga kapatid. Yan, nagpatuloy sila sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Sumunod po, dapat ay iwan po natin, leave the matters in God's hands. So, iwan po natin kung ano man yung problema na mayroon po ang bawat isa sa atin. Iiwan po natin yan sa kamay ng ating Panginoon. Bakit po? Hindi natin yun kaya. Yung mga opposition na ating nararanasan, hindi natin yun kakayanin mga kapatid. Leave the matters in God's hands. Kung may opposition tayo na kakaharapin, iwan po natin yan sa kamay po ng ating Panginoon sapagkat ang nais po ng ating Panginoon ay ipagpatuloy natin yung pong hamon ng buhay na ating kakaharapin. So, pangalawa po is idolatry. Doon po sa verse na atin pong binasa, mga kapatid, sa chapter sa verse 12 hanggang 15, makikita natin dito na yung mga tao, ang mindset po nila is pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, no? Dahil sa himala na ginawa ng mga apostol, no? Yung himala na ginawa ng mga apostol. Ano ang ginawa po nila? Ano ang nangyari? Because of that himala na ginawa ang mga apostol ng ating Panginoon, mga kapatid, ano ang nangyari? Ang ginawa po nila,
dahil mayroong himala na nagawa, no? Nakapagpagaling sila ng mga may sakit at gumawa po talaga, nag-perform po ng merakilang ating Panginoon. Yung mga tao na kanilang pinangangaralan ng salita ng ating Panginoon, nakita nila siyempre yung himala. So anong ginawa nila? Ginawa po nila ay kumuha sila ng mga bulaklak at sasambahin nila yung mga lingkod ng ating Panginoon. Which is po, kung ikukumpara natin sa kapanahunan natin ngayon, nangyayari pa rin, di ba? Kapag mayroong gumawa ng milagro, no, doon sa isang lugar, anong nangyayari? Pinupuntahan po yan ng mga tao. At dahil doon, ang iniisip nila, mga kapatid, yung po yung mga iyon ang gumawa ng milagro. Hindi nila nakita na ang tunay na gumagawa ng milagro ay walang iba kundi yung Diyos. At nakita po natin dito yung challenge na to, no? Yung hamon na to na kinaharap ng mga lingkod ng ating Panginoon. Very tempting, temptation po para sa kanila yon, na pwede silang sambahin, pwede sila pong maging Diyos-Diyosan ng mga taong ito. Pero anong ginawa nila? Instead po na i-divert ng mga taong yon, yung pagsamba sa kanila, anong ginawa nila? Yung challenge po dito, ang ginawa nila, dapat po sa gagawin po ng mga ito, we must proclaim that God is the creator of heaven and earth. Yun po yung kanilang ginawa. Ipinakita nila doon sa mga tao na to na hindi ako, hindi kami ang inyong sasambahin. Dahil tao rin kaming katulad nyo. No? Sa panahon po natin ngayon, dapat yung mga taong yan, ang dapat na kanila pong ginagawa, instead na sa kanila po, no, pumunta sa kanila yung sinasabing nagmilagro, dapat ituro po, no, ituro ng nila na ang tunay na dapat na sasambahin, dapat yung Diyos na naglikha ng langit at lupa. We must proclaim that God is the creator of heaven and earth. Kapag may nakaharap po tayo sa ating church planting, no, mayroong mga tao na nakakaharap tayo ng ganito, halimbawa lang, hindi po maiwasan yan, mga kapatid. Kapag nandun tayo sa mission field, no, mayroon po talagang milagro na gagawin ang Diyos at gagamitin tayong mga instrumento. At yung mga tao, hindi maiwasan na talagang susunod sa atin at iisipin nila na tayo yung gumawa noon. But, no, mayroon akong but, pag dumating po tayo sa ganon, huwag po sana tayong matukso dahil ang challenge po sa atin, we must proclaim that God is the creator of heaven and earth. Ano po ang dapat pa nating gawin? Dapat we must proclaim, ipoproclaim po natin sa kanila na ang patungkol po sa repentance, yung pagsisisi doon sa kanilang kasalanan na dapat po nila na ito ay gawin. We must proclaim repentance. Ipoproklama po natin kasi yun yung challenge sa atin. Yun po yung hamon na dapat natin nakakaharapin po natin na iproklama po natin yung pong pagsisisi. At sumunod, we must proclaim that they need salvation. Amen po ba mga kapatid? Iproklama po natin na kailangan po nila yung kaligtasan. So pangatlo po, ito po yung unbelief. Sa atin pong church planting, mga kapatid, ang mga challenges po na kakaharapin ang bawat isa sa atin doon, alam nyo po ba, is the unbelief. Yung pong hindi nila paniniwala, no, sa ating Panginoon. Kasi po, hindi lahat, yung pong binanggit doon sa verse 2, no, when we proclaim the good news, hindi lahat ay maniniwala at mananampalataya po sa ating Panginoon. So, dyan po ay makakaharap natin yung pong hamon ng buhay ng mga tao na nag-church planting na hindi lahat ay mananampalataya sa ating Panginoon. Doon po sa verse 2 makikita natin, actually nahati nga po yung mga tao may naniwala pero mayroong hindi. Mayroon pang mga sumulsol, no? Kaya nahati po yung mga tao, ang iba naniwala, ang iba ay hindi. Ganon din po sa ating kapanahunan ngayon. Kapag tayo po ay naglagay ng mga gawain sa iba't ibang dako ng lugar, mayroon tayong mga kakaharapin sapagkat yung pong hindi paniniwala ng tao,
hindi lahat ay maniniwala doon sa ating pong binabahagi na salita ng ating Panginoon. So tandaan po natin, so lagi po natin tatandaan mga kapatid na may hamon po, no? Tayong hinaharap. Mayroon tayong hamon na hinaharap sa buhay na kung saan yung hamon na to na ating kakaharapin, mga kapatid, hindi ito dapat ang magtulak sa bawat isa sa atin na siyang, no, na huminto doon sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoon. Dapat po ang bawat isa sa atin sa kabila po ng hamon ng buhay na kinakaharap ng bawat isa sa atin, mga kapatid, patuloy po natin na iproklama ang salita po ng ating Panginoon. So, we proclaim the good news, no, mga kapatid. Hindi lahat ay maniniwala, katulad po ng aking binabanggit, na mayroon tayong hinaharap sa buhay. Every time that we are proclaiming the good news, we are planning, lalo na kung tayo po ay magpaplano na maglagay ng gawain ng ating Panginoon. Planting, we must consider these things, mga kapatid. Kapag tayo po ay nag-church planting na at mayroon tayong kinakaharap, no, na mga hamon ng buhay, tandaan po natin at ito po yung ating kakaharapin, no, mga kapatid, expect rejection. Asahan po natin na mayroong mga rejection na pwedeng mangyari. Yan po yung mga challenges na ating kakaharapin. Expect unbelief. Asahan po natin na hindi lahat ay mananalig po sa ating Panginoon, hindi lahat ay tatanggap. Mayroon pong magre-reject yan, mayroong mag-uupos yan, mga kapatid. Mayroon pong hindi maniniwala sa mga pinababaha o binabahagi natin na salita ng ating Panginoon. And then, pangatlo, expect persecution. Hindi maiwasan yan dahil dito po sa talata na ating binasa, mga kapatid, mayroong persecution. Dumaan sa persecution ang mga lingkod ng ating Panginoon at even yung kanilang buhay ay dumanas po sila ng persecution dahil po sa pangangaral ng salita po ng ating Panginoon. Hanggang si Paul po, yung lingkod ng ating Panginoon, pinagbabato po nila, no? Pinagbabato po nila. Pero salamat sa ating Panginoon dahil hindi po yun panahon ni Paul na siya ay kunin ng ating Panginoon. Nabuhay pa rin po siya. At sa kabila po ng lahat ng iyon, mga kapatid, si Apostol Pablo ay umalis pa rin sa lugar na iyon at sa pagpunta niya sa iba't ibang lugar, ipinangaral pa rin po nila ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen po ba, mga kapatid? Ganyan din po ba ang nasain ng mga taga-MMIM? So wala pong dapat na umaatras doon sa mga hamon ng buhay. Dapat po, we must boldly share the gospel of God dahil ito po ang nais ng Panginoon na gagawin po ng bawat isa sa atin. So sa atin pong pagtatapos, no matter what, no, mga kapatid, anuman po ang pwedeng mangyari. Brothers and sisters, when we face challenges in church planting, let us continue. Magpatuloy po tayo to share the Great Commission and leave the matters in God's hands. So, anuman ang mangyari, anuman ang mga bagay na ating kakaharaping hamon ng buhay, mga kapatid ko sa pananampalataya, taga-MMIM, ipagpatuloy po natin yung pong itinuro ng ating Panginoon dapat nating gawin na patuloy natin i-expand yung pong paghahayag ng salita po ng ating Panginoon. So pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos at purihin po ang ating Panginoon. Thank you.
Maraming salamat po sa inyong lahat, sa pananatili niyo po dyan sa inyong kinalalagyan. Salamat po sa mga hindi umalis. At every time po na tayo ay mayroon pong service na ganito, pagtapos po ng ating preaching ay mayroon tayong pastoral prayer po. Kaya huwag po kayong aalis dahil tayo po ay patuloy na manalangin pa rin sa atin pong Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po, dakilang Ama, sa inyong mga salita, Panginoon, na naibahagi po ng iyong abang lingkod. Dakilang Diyos, salamat po sa buhay ng inyong mga anak doon sa Book of Acts, Lord, sa bagong tipan, Panginoon, na kung saan sila po yung nagiging isang modelo po namin, Panginoon, sa larangan po ng pagbabahagi ng iyong mga salita, that even na sila po, Panginoon, ay dumanas, Lord, ng marami pong mga hamon ng buhay sa paglalagay po ng mga gawain sa iba't ibang lugar, pero nakita namin, Panginoon, na talagang they are boldly, Lord, na ipinangaral ang iyong mga salita. Walang atrasan, Panginoon, kahit mayroon silang naranasang opposition, mayroon silang mga dinaanan, Panginoon, na mga unbelief, Lord God, na hindi lahat ay naniwala, Panginoon, pero Lord, nagpatuloy sila sa kanilang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan at hindi sila nabigo. Dahil marami po ang nakasumpong ng kaligtasan doon at kami po na ngayon na tagasunod mo, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa amin, Lord, na magkaroon kami, Lord God, ng talagang boldness, Lord, na ibahagi namin ang salita mo saan mang kami pumunta, saan mang lugar ninyo kami dalhin. Bayaan mo, Panginoon, ang iyong mga salita ay patuloy namin po na ihayag ito sa mga tao, aming banal, upang marami pang tao ang makasumpong ng kaligtasan. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang kabuuan ng MMIM. Dalangin ko, Panginoon, ang lahat ng mga plano na aming pong ginagawa at isinasagawa sa aming kapanahunan ngayon. Ang aming pong dalangin, Panginoon, let your guidance be upon us, Lord God. Hayaan mo, Lord God, na yung kapangyarihan ng iyong Espiritu, Panginoon, ay maranasan po ng lahat ng mga anak mo, Panginoon, para sa ganun, dakilang Diyos, lahat kami ay magsasabi kahit sino man at anuman yung taong kaaming kinakaharap at nakakaharap, Panginoon, matapang namin na ibahagi sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan, O God. I-bless niyo po ang kabuuan ng MMIM. Patuloy mong ingatan ang bawat isa. Patuloy mong proteksyonan ang lahat ng aking mga kapatiran, Panginoon. Mula dakilang Diyos sa kabuuan ng leadership, lahat ng mga pastor, lahat po ng kani-kanilang mga pamilya, lahat ng mga miyembro ng bawat local church ng buong MMIM. Dalangin ko, dakilang Diyos, ang patuloy na pag-iingat mo at patuloy na kalakasan ay masumpungan po ito ng bawat isa na mga anak mo, Panginoon. At maging doon sa mga nanonood at manonood, pagpalain niyo po ang bawat isa, dakilang Diyos. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin, Panginoon, at dinadakila ka namin ngayong gabi. At muli, Panginoon, sa iyo ang lahat ng kapurihan, lahat ng karangalan, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen and amen. So purihin po ang ating Panginoon, mga kapatid, at alam ko po na tayong lahat ay napagpala po ng salita ng ating Panginoon. Patuloy po kayong ingatan ng ating Diyos. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon at maranasan po ng bawat isa sa atin ang biyayang sapat ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Diyos, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless po. Magandang araw po sa ating lahat at sa oras na ito, sama-sama tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon dahil God is in the house. Amen? Amen! Amen. Amen. And
aming binabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen. And amen.